Hey guys, welcome to another Condo Serye. Alam kong favorite mo to. So on this episode, magbubuo ako ng cabinet. Actually, ito na yung after, nakakita mo na siya dyan. Mamaya, pakita ko yung unboxing and yung actual na pagbuo ko. Kasi alam kong nare-relax ka sa mga ganong video. So on this vlog, ang gagamitin kong camera, meron kasi akong bago. So share ko lang, this is Canon G7X Mark III. Hindi naman to sponsored. Gusto ko lang ikwento na iba na yung gagamitin ko. So for this vlog, try ko kung okay siya. Itong ginagamit ko na pang video ngayon, kung saan mo ako napapanood. This is Canon M50. Sa mga gustong malaman ano ba yung mga camera na ginagamit ni Kristine. So before that, bago ko binili to, yung bago na G7X Mark III, G7X Mark II ang ginagamit ko. So since 2017 hanggang recently, kapag pupunta ako sa grocery, sa ukay-ukay, divisoria, ito yung gamit ko. And most especially pang travel sa Korea, yung mga favorite mong Korea vlogs, ito yung ginagamit. Kasi sobrang handy lang niya. Yung tipong kahit na medyo bawal mag-vlog, makaka-vlog ka kasi hindi siya masyadong pansinin. So naisip ko nga bumili ng bago kasi itong ginagamit ko ngayon, kung saan mo ako napapanood, ang maganda dahil nga may mini DSLR, mirrorless kasi siya. So pwede mong kabitan ng microphone, pwede mong palitan ng lens, ganyan. And then maganda talaga yung register ng video. E ito kasing G7X Mark III, itong bago, pwede mo ding kabitan ito mismo yung mic na ginagamit ko. So naisip ko baka mas okay yun. So try ko on this vlog kung okay ba siyang ipang vlog sa loob ng bahay. And then guys, bago ako makalimutan, meron na din pala akong bagong cellphone. So I finally got this iPhone, my very first iPhone. So let me know kung gusto mo ng iPhone unboxing, iPhone review, or comparison video dito sa isang cellphone ko. This is Xiaomi Mi 11. This is my first ever iPhone sa buong buhay ko. iPhone 13 Pro Max. Ayan, so let me know kung gusto mo kung anong video, what's on my phone, ganyan, or camera test, vlog test. Let me know. Comment down below. So now, let's build my own cabinet for the bedroom. Maganda pala dito dahil maliit, pwede mo siyang dalin lang kahit saan, tapos ipatong mo tulad nga nasa bed lang siya nakapatong. So, let me know kung anong vlog ang gusto mong gawin ko dito sa bagong G7X Mark III, kung gusto mo bang i-compare ko sa Mark II, or gusto mo ba bigyan kita ng tips kung paano ba mag-set up ng magandang vlogging for vlogging. So, let me know kung anong vlog ang request mo dito. And then, ang comparison naman, kapag ito yung ginagamit ko, hindi ko siya magawang ganito kasi ang laki nga, ang bigat, so kailangan malaki ka din yung tripod and then naka-fixed lang siya. So for today's vlog, guys, nakakita mo tong cabinet. So gagawa, mag-set up tayo. Mag-set up ako ng sarili kong cabinet. Ito kasi, nung first time ako nag-order na to, nung isa, yung luma, na-order ko sa Lazada, it's Ikea brand. Kapag Ikea, diba, ikaw mismo yung magbubuo. Ito, hindi na siya Ikea, it's more of an imitation, pero in fairness, kamukhang-kamukha naman, tapos mas mura. Na-order ko lang to sa Shopee ng mga 2,100, 2,300, depende kung kailan mo siya o-orderan. Minsan, nag-iiba yung price niya. Okay, so for today's CondoSerye, magbubuo ako ng drawer cabinet. Oops! So, naalala ko na kung bakit mas mahal to kasi mas mabilis ko itong nakuha. In order ko to after 3 days, nakuha ko na agad. So, mas mahal siya ng 190 pesos. Pero ito, yung 2,108 pesos. In order ko siya, nakuha ko after mga 2 to 3 weeks na. Okay, parang mali yung desisyon ko na dito mag-ayos kasi masikip. Ito, legit na hindi siya IKEA kasi makakita mo naman sa box, di ba, kung IKEA. Yung original na na-order ko, meron siyang yung font, yung sulat ng IKEA. Ganyan. Pero in fairness, kahit na hindi siya legit IKEA, nakuha nila yung style, pati yung measurement. Yung ibang vlogger, kaya pala gustong-gustong gamitin ng G7X kasi pwede mo siyang ipatong kahit saan lang, sa upuan, sa mesa, ganyan. So pag unbox, in fairness, tama naman yung kulay. Meron siyang mga styro to protect. And then ito yung dalawang sides. Ito naman yung takip sa ibabaw. Ito yung anim na mga drawers. Instruction manual na hopefully magets ko. Meron din palang kasamang gulong. So kung gusto mong movable siya para hindi mabigat. And then ito yung mga screw, handle ng drawers. Ito naman yung mga support sa loob ng drawers. So, kompleto naman. Dapat pala hindi ako nagbestida. Ayan, para hindi naman awkward sa inyo. Alexa, what time is it? It's 3:43 p.m. Okay guys, so 3:43 p.m. ako nag-start, mag-build. Mamaya tingnan natin kung anong oras ako matatapos. So, ang unang step dito, ang sinabi, outcome agad. And then, pinakauna mong kailangang i-build yung sides. So, yung takip sa ilalim.
yung support sa magkabilang gilid. Ito na, okay. So, ito yung mga drawers mismo. Magbuo-buo na tayo ng mga drawer. Okay. Hindi ko alam talaga. Paano ba ito? Gayahin ko na lang. Okay, so yung fold ay, meron namang mga arrow. Kailangan mo lang mag-gets yung first time. And then ito, ifo-fold mo lang to. Fold. And then fold. Ilalagay mo na ngayon itong takip niya. Yung takip ay dito. Ayun. Fairness, madali lang pala. Okay, nalagay ko na agad. Okay, so, ayun. Ayun. Okay, so pagpasok, kailangan i-push. Kung pwedeng pang push dito. Push the button. Ayun. So, yung cutter. Ang push. Kailangan kasi i-push dito. Ito yung support niya. Nakabuo na ako ng isang cabinet. Alexa, what time is it? The time is 3:49 p.m. Oh, in fairness. So, 6 minutes ang pagbuo ng isang drawer. Lagyan ko lang ng handle. So, madali lang naman. Itong screw, ilagay lang dito. And then, i-connect lang. Ay, hindi pala madali. Okay. Okay, so kabila naman. Mas maganda kung magnetic yung screwdriver mo para hindi natatanggal yung mga screw. Okay, so ganun lang kabilis maglagay ng mga handle. Ito yung mga kasama ko mag-build. Si Loki. Fluffy. Fluffy. Fluff. Okay, so far, mas madami akong na-post sa IG story kesa sa nabuong drawer. Nakakaisa pa lang ako. Natapos ko na lahat yung 6 na drawers. Ngayon naman, gawin ko na itong mismong base niya and then yung mga support for each drawer. Medyo mahirap intindihin kasi as in walang words, mga picture lang. So, i-base mo na lang sa itsura. Friend, hindi ko siya mag-gets. Okay. Medyo nag-gets ko na siya. Na ako. Bali, ipapatong mo lang dito sa likod. And then, ang maganda, meron siyang mga cutouts na ifo-fold mo na lang. Pag-uo naman na siya, pinatong ko lang sa ibaba, pero medyo wobbly. So, tingnan natin kung anong time. Alexa, what time is it? It's 4:47 p.m. 4:47 p.m. Okay, so 1 hour kung binuo itong base niya kasama yung mga drawer. Maganda yung sunset sa labas. Sayang hindi kita sa camera. So anyway, ito yung itsura nung luma. Ito yung legit na IKEA talaga to. So papalitan ko kasi pag pinag-compare mo siya, malayo, ma-dark na to yung bago, maputi. And then ito yung na-build natin today.
So, ito na yung luma na cabinet na dito na sa beauty room. Kaya ako bumili talaga ng isa pa para magamit ko to. Kasi dito, kung nakikita mo yung mga clutter, ang dami kong mga extra storage na bawa dito ng mga phone case, mga charger, kung ano-anong notebook sticker. So, para mawala yon, lalagay ko lahat dito. Ito yung mga ginagamit ko pang sulat and pang artwork. And mga pen, highlighter, sa ilalim may konti mga colors, crayons, watercolor. So, dito na so far yung napuno. Naghanap lang ako dito sa bahay ng mga maliliit na container. Ito sakto nabili ko sa Japan Home Center. 88 pesos kada isa. Sakto yung size niya. So, ang gagawin ko, ayan, para mas maayos tignan. Nailagay ko na lahat ng gusto kong ilagay sa mga drawers. Mamaya itour ko, pakita ko yung laman. Pero ito muna lahat ng mababawas. So, 9 na containers. Grabe. So, kung maggagawa ka ng storage or mag-aayos ka ng bahay mo, mas maganda na yung lalagyan pataas. Kasi space saver, tapos mas madami kang malalagay. Mas clutter-free yung itsura. So, ganyan kadami yung mababawas. And then, sa likod, nakikita mo may mga kalat pa, yung table, hindi pa okay. Ito ko talaga plano ilagay sa ilalim. So, kapag bibili ka ng mga container, table, measure mo muna bago mabilin. Ito, sakto naman siya dyan. Walang problema. Ang problema lang, ito, ano siya, it gets in the way. So, tatanggalin ko yan. Nakascrew lang naman yan. Nakikita mo yung aircon, di ba? So, oo, pag nag-work ako, gamit ko yung table and then itong upuan, maginaw. After ng cabinet, itong dalawa, hindi naman sponsored ng Shopee, pero kung gusto mo, yung link sa description box. So, yung luma, nilagay ko na sa beauty room. Binili ko yon mga 2016. In fairness, matibay naman siya kasi legit na Ikea. So, hopefully, itong dalawa okay din. And then, ayun, nakalimutan kong sabihin na kaya nga pala ako napabili nitong Canon Power G7X Mark III kasi mayroon siyang pa-promo na freebie na tripod and then mayroon na siyang remote control. Ito yung itsura niya. Ayan, pwede mong gawing tripod and then mayroon siyang remote. Mayroon namang app na camera connect yung Canon pero kasi minsan ang hassle yung phone pa lalabas mo. Ito at least naka-tripod na siyang ganyan and then pwede mong ikutin. Teka, kabit ko. Ayan. Pwedeng umikot na ganyan. Kung gusto mo bang i-compare ko siya sa Mark III versus Mark II para maka-decide ka kung anong mas dapat nabilin mo. And then, yun yung quality. Ang napansin ko habang ine-edit ko tong vlog, may naiba kasi sa setting. So, ang napansin ko, itong G7X Mark III, mas yellowish, mas mapula. Sorry, may construction sa labas. So, mas iba yung kulay. Kung gusto mo nang mas true to life yung kulay ito, mas okay yung Mark III. Pero ako kasi, sa totoo lang, mas gusto ko yung medyo bright yung mga vlog. So, itong G7X Mark II, ganun siya. Mas maliwanag, mas nakakaganda, nakaka-fresh, kumbaga, itong Mark II. Ayun, so let me know ha kung anong request mong video sa mga Canon camera. And of course, my first ever iPhone 13 Pro Max. Sobrang saya ko kasi first time ko lang to. And then, yun nga, someone helped me na mabili to kasi lagi siyang out of stock sa Power Max Studio, laging wala, ganyan. So, finally, nabili ko na siya. So, let me know ha yung mga request mo na video. And I hope you enjoyed this CondoSerye. Sana na-relax ka na naman sa another episode. Kung meron kang request na anything na tungkol sa bahay na gusto mong i-video ko for our CondoSerye, let me know in the comment section. Kung first time mo lang ako napanood, subscribe, follow mo ako sa Instagram, Facebook, TikTok, search mo lang at Real Asian Beauty, and I'll see you next time. Bye-bye!